네. Magandang araw mga ka-Agree. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-install ng float switch sa ating mga tangki. So ngayon, bago po ang lahat, pakisubscribe lang po ang aking YouTube channel para updated kayo sa susunod nating video. So mga ka-Agree, samahan niyo ako, tara, let's go! Okay mga ka-Agree, ito po ang tinatawag na float switch. Ito po, panoorin niyo mamaya kung paano ko i-install to sa tangki. So, ito po ang motor na ginagamit namin dito mga ka-Agree. Nandito po yung output ng pressure tank natin. Kaso lang po, yung ginamit nilang tubo ay iisa lang po yung labasan at saka yung output at saka yung input. Galing dito sa tangki, isang linya lang ginamit nila. So, galing sa pressure tank ay papasok dito sa tangki. Pero kailangan pa natin ito i-off. Ganyan. Pag naandar natin yung pressure tank, dito yun papasok sa kabila, sa kanan, yung tubig, papunta sa taas ng tangke. Yan. So ito po ay ilalagyan natin ng float switch para maging automatic na po siya at hindi na po tayo magambala. Kung wala ng tubig, automatic siyang aandar yung motor. Kaso lang po, yung linya ng tubo ay isa lang. Dapat dalawa natin, dalawa to. Dapat hihiwalayan natin to at ito ay yung dito natin lalagay yung output galing sa pressure tank. So ang gagawin natin ngayon ay replumbing tayo ngayon, replumbing. So ang gagawin natin ngayon mga ka-Agree is gagawa tayo ng panibagong linya. Ang ibig sabihin po nito ay pupulin natin dito. Pupuntuloy natin dito, tapos ihiwalay natin silang dalawa. Ngayon po, nakikita nyo kung isa lang yung linya, output at saka input. So, ngayon, itong linya na to, galing po to sa tangke natin dito sa labas. Ito po ang pinaka-output ng tangke natin dito. Papalitan natin to. So, panoorin nyo ako mamaya, mga ka-Agree. So mga ka-Agree, naglagay po ako ng junction box dyan para yan natin ikakabit yung float switch natin, float switch. Tapos, naglagay ako ng wire, flexible hose, papunta dito sa ating motor. Dito. Tapos dito, naglagay din ako ng junction box para hindi tayo mahirapan pag kukuha tayo ng supply dito ng kuryente. Ayan po. Nakasaksak po yung motor natin. So mamaya, panoorin nyo mga ka-Agree kung paano ko i-install to. Ito po ang tinatawag natin close switch mga ka-Agree at saka tatanggalin lang natin yung tali para makita nyo. Ganito lang yung mga ka-Agree, basic lang po. So ngayon is makita ko sa inyo kung paano ko ilagay para maintindihan yung lahat. Sinta na mga ka-Agree, wala kasi akong cameraman. Dapat nakaganon po ang close switch natin ha. Yan. Ito po ang tamang form ng ating float switch. At saka po susukatin natin dito kung hanggang saan yung tubig saka na siya aandar yung motor. Kaya po yung float switch natin dito po natin susukatin hanggang dito yung para hindi maubusan yung tank ng kanguni. Tapos ito po, dito po natin idadaan yung ating wire ng float switch. Kaya bubuksan natin yung tanki. Kaya lang, hindi buksan. Yan, bukas na. Tapos,
Yan. Yan mga kagri. Pag nakabiti na po itong float switch, ibig sabihin wala na pong tubig. Pag nakaganon siya, ihinto yung motor, hindi na po ma-under. Pag nakabitin, under yung motor automatic. So ngayon mga kagri, naintindihan nyo nga kung paano mag-install ng float switch. So ito na po mga kagri, ilagay na po natin yung wire ng float switch natin dito at saka pinasok natin dito sa bubong, dito sa kahoy, at hanggang dito sa junction box. Okay, nakita nyo na mga kagri. Ito na po kasimple mo, lagay ng float switch. At yung float switch natin, hanggang dito lang po yung float switch. Tapos yung tubig, pag naubos na yung tubig, under yung float switch natin. Pero yung tanke, hindi siya maubos ng tubig. May natira pong konti dito. Kaya hindi lang po ayun kung anong gusto nyo, kung hanggang dito ba sa kalahati ng tanke or hanggang dito sa ibaba. Ito mga kagri, nakita nyo na. At dito naman po sa junction box, ito pong wire natin, ito pong ang gagamitin natin itim. Tapos dito sa itim. Tatlo ito mga kagri, kaso lang ang gagamitin lang natin dito ay is dalawa. Pwedeng isabay itong dalawa para malinis tingnan. So ito mga kagri, yung itim at dito sa itim. At ito namang blue at saka itong maroon ay dito. Puti. So alam nyo na mga kagri kung paano mag-connect. Connect ng mga wire sa ating float switch. So ngayon mga kagri, mag-planning muna tayo bago tayo bago natin gamitin yung ating float switch. Bakit isang linya lang to? Output at saka input. Dinagsabay. Naintindihan ko. So ito po mga kagri, ito po ay output ng galing po ito sa pressure tank. Kaya lang yung output ng ating tanke dito, iisa lang tubo ang ginamit. So ngayon ang gagawin natin is puputulin natin to. Babaguhin natin para hindi magkasalubong yung tubig. At saka po, hindi naman natin ito magagamit kung hindi natin magagamit yung float switch natin pag ganito yung linya ng tubig natin. Yung automatic, hindi natin magagamit pag ganito yung ano natin. Itong sistema. Hindi ito pwede, kaya palitan natin. Let's go! So, ito mga kagri, pinutulan natin. Puputulin natin itong dalawa at saka ito. Kunin natin ito. Kukunin natin kasi gagawa tayo ng panibagong linya. Ito ay para sa tanke at ito naman ang output ng tanke. Kaya lang ito, puputulin din natin ito dito at saka dito. Okay. So mga kaagri, ito na po ang ating ginawa ngayon. No? Ito po ay galing sa output ng pressure tank tapos papasok siya sa input ng ating tanke dito. Ayan. At lalabas naman siya dito sa baba. Hoy mga kagri. Dito po tayo sa ating rewiring. So, ito na po mga kagri. Tapos na tayong mag-wiring. At saka po, ito na po yung ating junction box. Ito po ay galing sa ating motor. Pagkatapos, at ito naman sa kabila ay papuntang Meralco. Papunta sa ating outlet. Tapos yung nasa itaas ay ito po yung papunta sa ating float switch. So ngayon po mga kaagri, naka-off po yung motor. Ayun, yun ang motor. So susubukan na natin kung gagana yung ginawa natin ngayon. So ang motor po mga kaagri ay patay na yan ha. Tingnan nyo. Hindi umandar yung motor. Tapos susubukan natin kung ayos na yung ginawa natin. Tingnan nyo mga kagri. Nandito yung pag itaas natin ito, under yung motor. Tingnan nyo. Under. Tapos i-off natin. Higa. Pag nakahiga yan, wala yan. Patay yan. Yan. Balik natin para malinawan yung mga viewers natin. Yan. Patay. Tapos, pag binitin natin ito, under yung motor. Yan. Under. Tapos, patayin natin. Ayos na mga kaagri. Success yung ginawa natin ngayon. So, huwag niyong kalimutan na i-follow lang ang aking
Facebook page at ang aking YouTube channel. Pakisubscribe lang po mga kaagri. Thank you for watching mga kaagri. Sa susunod nating pakikita. Salamat!